Doc, kailan ba siya magigising? She'll wake up when she's ready, Mr. Montejo. But it's almost 2 days. Iho, kalma lang please. Ginagawa nila lahat ang kanilang makakaya. Pero ma, hindi ako mapapanatag hanggat hindi nagigising ang mahal ko. Mr. Montejo, ang mahalaga po sa ngayon ay ligtas na sa kapahamakan ang girlfriend niyo. Maraming dugo kasi ang nawala sa kanya, at sadyang mahina po ang kanyang katawan. She'll need time to recuperate. Salamat po, Doc. Babalik na lang po ako mamaya. Sige po, pasensya na po sa anak ko, mga boses lamang ang naririnig ko. Namamanhid pa rin ang aking katawan, gusto kong imulat ang aking mata kaso hindi ko kaya. Gusto kong makita si Justin. Gusto kong malaman niya na okay lang ako. Baka sa boses kasi nito ang pag-aalala and I don't want him to get worried. Gusto kong magsalita ngunit sadyang hindi ko maibuka ang aking bibig. Bakit ba ganito? Pilit kong nilalabanan ang paghila sa akin ng antok. Justin, Justin, Justin. Paulit-ulit ko siyang tinatawag sa aking isipan. Ayokong magpatangay sa enerhiya na kumukuha sa aking malay. Pero sadyang makapangyarihan talaga ito, dahil sa unti-unting nakaramdam ako ng pamimigit, at pakiramdam ko ay nahuhulog ako sa kawalan. Anak, bakit hindi ka muna umuwi? Magpahinga ka, ako muna ang magbabantay kay Angel, 2 araw ka nang walang matinong tulog. Hindi ka na rin kumakain ng maayos, gusto mo ba akong mag-alala anak? I'm fine ma, gusto ko lang dito sa tabi ni Angel, ayokong mawala siya sa paningin ko, dito lang ako. Pero anak, baka ikaw naman ang magkasakit. Gusto mo bang pagkagising ni Angel ay siya naman ang mag-alala sa'yo? Kakain ako ma, hindi lang ako nagugutom ngayon. Prince, anak. Please ma, I'm fine. Don't worry. Makita ko lang si Angel, maramdaman ko lang ang init ng balat niya, lumalakas na ako. Guminhawa na ang pakiramdam ko. Natatanggol lahat ang pagod ko. She's all I need ma. Especially this time. I need her in my life. Mababaliw ako pag nawala siya sa akin ng tuluyan, mababaliw ako. Anak, nadudurog ang puso ko sa naririnig ko. Lalo na at humahagulgol ang mahal ko ngayon. Oh Justin, lalaban ako, babalik ako, mabubuhay ako para sa'yo. I'll wake up soon. Promise, dog, you can sleep for now. Kami na muna ang bahala dito. Yes bro, leave everything to us. Meanwhile, you go home and rest. Huwag matigas ang ulo Prince, magpahinga ka muna. Look at you, nagawa mo na bang magpalit ng damit? I bet noong isang araw mo pang suot yan. Prince, we'll take care of her, alright. Rest assured, have you looked yourself in the mirror? Anytime babagsak ka na, para kang zombie, gumagalaw ngunit walang buhay, bro, listen to us. We understand what you are feeling. And we felt the same way too. But you should take care of yourself as well. And I have this feeling that Angel can hear us. Umuwi ka, kumain ka, matulog at magpahinga. Pag nagising si Angel, tatadterin ka niya ng sermon, sige ka. Nag-aalala si Auntie sayo. Thank you for coming here guys. Salamat din ladies. But I'll get by. Kaya ko pa, kayang-kaya ko pa. Ang hindi ko kaya ay ang malayo sa kanya. I can't take that, I can't handle that. I would lose myself. Pero salamat pa rin sa pagdalaw. His friends are here. Where am I? I'm here in Davao. God, please give me enough strength. I wanna go back to the real world. I wanna go back to Justin loving arms, I wanna go back please. Sweetheart, naririnig mo ba ko? Gumising ka na please. Marami pa akong pangarap para sa ating dalawa. Marami pa akong gustong gawin na ikaw ang kasama. Magpapakasal pa tayo Angelica, bubuo pa tayo ng pamilya. Huwag kang madaya, nangako ka sa akin. You promised me before that you'll never leave me, now I want you to fulfill that promise. Gumising ka na, bumalik ka na sa piling ko, miss na kita, I want to see your smile again sweetheart. I want to hear your voice as you call my name. I miss your touch, I miss your love. Come back to me sweetheart, come back to me. Why do you always choose to leave me? Why do you always choose to leave me behind? Bakit ako lagi ang naiiwan? Sweetheart, am not enough reason for you to stay with me. Is my love not enough? Prove me if I'm wrong sweetheart.
Prove me wrong. Don't break my heart like this. Wake up, and swear I'll give you more reasons to stay. Why are you crying again, my love? And why are you questioning my love for you? You are more than enough for me, Justine. Nothing in this world can compare my love for you. No treasures in this earth will make me change my mind and heart from loving you. Pilit kong ibinuka ang aking mata. Nasilaw agad ako at napapapikit ulit. I tried to blink many times until my eyes could adjust the brightness of the room. When finally managed to see everything clearly, agad kong nilingon ang taong nakayuko sa gilid ko. Ngayon ko lang naramdaman ang pamamasa ng kaliwang palad ko na hawak-hawak niya. His shoulders are shaking from crying. I smiled tenderly. Nagiging iyakin na ata ang mahal ko ngayon. Where did my best Justin go? I tried to raise my right hand. Nang mangyari ay dahan-dahang hinaplos ko ang buhok ni Justin. Ah, it feels good to feel his hair against my palm. I saw his head move and his shoulder become stiff for a second. Hindi ito gumalaw sa pagkakayo ko at mukhang nagdadalawang isip na iangat ang tingin sa akin. Napangiti ako. I think he thought that he's just imagining things. Banayad ko ulit na hinaplos ang kanyang buhok. Medyo naninigas na ito at halatang walang suple. Kumilos ulit ito at narinig ko ang malakas na pagsinghap nito. He slowly raised his head from my palm at nanlalaki ang matang nakatitig sa akin. Angelica. His voice is shaking at pumiyok pa ito. Nakikita ko na ngayon ang mukha nitong halatang wala pang pahinga. Pagod at malalalim ang mga tingin nito sa akin. Agad na nanubig ulit ang kanyang mga mata. You are away. Mabagal na bigkas nito. I nod. Humahagulgul ito at dinala ang aking palad sa kanyang labi. Welcome back, sweetheart. Thank you for coming back to me. Thank you, God. Nabasag ang boses nito dahil sa paghikbi. Umangat ito sa pagkakaupo at hinaplos ang aking buhok. He then lowered his head to kiss my lips many times. Magagaan lamang ngunit punong-puno ng pagmamahal. I love you so much. I love you, I whisper. Pero yon ang pinakamalakas kong boses. Nanghihina pa rin ako hanggang ngayon, but guess I'm doing fine. Oh sweetheart, I love you, I love you. I will never get tired from loving you. Gusto kitang yakapin ng mahigpit, Angelica. Kaso baka masagi ko ang sugat mo. May gusto ka ba? May masakit ba sayo? Are you hungry? Anything you like to eat? Tell me, I'll give everything. I'm thirsty, Justin. Yes, I'm really thirsty. Nanunuyo ang lalamunan ko at gusto ko ng tubig ngayon. Even my voice is hoarse. May pinindot itong button sa gilid at maya-maya ay may humahangbos na nurse ang pumasok sa loob. The patient is awake. Justin speaks. She's thirsty. Is she allowed to drink? Tatawagan ko po muna ang doktor, sir. After the doctor check her up, she'll give you further notice on what she can have for now. She checked my vital signs at may kung anong sinusulat sa chart. If you'll excuse me, paaalam nito pagkatapos. Tumango lamang si Justin sa babaeng nurse na nahihiya pang tumingin sa kanya. Well, even if he looks tired and weary, he's still as handsome as the first time I saw him. Kaya hindi na ako magtataka sa kinilos ng nurse. Pagkalabas nito, ay naupo si Justin sa gilid ng bed, hawak-hawak ulit ang aking kamay. Everything's gonna be alright now, sweetheart. What happened to Melanie? Naalala ko ang anyo nito. She's scared and afraid. There is something wrong about her. She isn't normal anymore. Reason. Matigas ang pagkakasambit nito. His face hardens and his jaw clenched. Napaawang ang bibig ko. Hindi ko akalain na aabot sa ganito ang lahat. Naaabot sa dahas ang pagkakadesperada niyang maangkin si Justin. Are you mad at her? Of course I am. She put your life in danger, Angelica. And God, I want to break her neck for hurting you that time. Pinisil ko ng marahan ang kanyang palad. She's just in love with you, Justin. Then she's in love with the wrong man. She knew it from the start. Ayaw lang niyang tanggapin ang katotohanan na hindi ko siya kailanman minahal. I used her, yes, I'm guilty on that part, but paid her huge amount para lumayo sa akin ng lubusan. She accepted the offer and now she came back with vengeance. Her definition of love is out of this world, Angelica. She's sick.
Calm down, will you? Castigo ko sa kanya. He's raging with anger towards Melanie, and I feel sorry for the girl even if she inflicted me. I know this man, masamang magalit lalo na pag nasaktan mo ang mahalagang tao sa buhay nito. And don't pull that stunt again, Angelica. Don't risk your life for me. Dahil ako dapat ang paprotekta sa'yo. Not the other way around. He hissed at me and just sighed afterwards. We are going to protect each other, Justin. That's how this relationship supposed to work. It's not just you. It's not just me. It's about the two of us. It's about how we care for each other. It's about how we love each other. He heaved a sigh. Bigong mga mata ang ibinibigay niya sa akin. But promise me, you won't do that again. Don't put me through misery again, Angelica. You put me through hell. Imagine what I felt when held you in my arms full of blood. Lord, almost lost my sanity. You will be the death of me, Angelica. Ginagap nito ang aking kamay at marahang pinisil. Mahigpit na hinawakan ko yun, at kahit kumikirot ang parteng balikat ko sa paggalaw, ay hinela ko ang kanyang kamay at dinala sa aking labi. I won't, Justin, sagot ko habang hinahalikan ang likod ng kanyang palad. Pero kung ibibigay ulit ng kapalaran ang ganung pangyayari, I'm willing to catch the bullet again. Kung buhay naman ito ang nakasalalay, I just love this man so much. And I never felt this kind of love before. Only for him, sumusukong sumulyap lamang ito sa akin. What am I going to do without you, Angelica? I smirked. My sentiments exactly, Justin. Kinabukasan ay nagising akong puno ng tao ang kwarto. Halos lahat sila ay nakangiti sa akin. Napangiti rin ako pabalik sa kanila. Nakakamiss din ang mga ito. Ah, finally, nagising na rin si Angel. Maliligo na rin si Prince sa wakas. Paunang sambit ni Franz. Agad na nagtawanan ang mga tao sa paligid. Si Justin na nakalapit agad sa kanya ay binigyan agad ng peking suntok sa sikmura si Franz. Nakaligo na ako, ulol mo, he hissed, we. Agad na nagtago ito sa likod ng natatawang si Franz ng akmang susugod ulit si Justin. Biro lang pre, pahabol ni Franz, ngunguso lang si Justin na lumalapit sa akin. He kissed me on the lips. Good morning, sweetheart. He smiled. Maaliwalas na ang mukha nito. Nakapag-ahit na rin at wala nang balbas sa mukha. Good morning. Good morning din sa inyo. Greeted them. Thank God you're safe now. Nag-alala kami sa'yo. Si Ruby na nasa kabilang gilid ko. Malaki na ang tiyan nito at panay ang himas nito doon. Ilang buwan na lamang at mga nganak na ito. Si Shark ay nasa tabi naman ng asawa. How are you feeling? Shark speaks a lot better than yesterday. Thank you, I reply. I ask Justin to elevate the bed para naman makaupo ako at hindi ako mahirapang tingnan sila. Napansin ko ang isang babae na tahimik lamang sa likod ni Jace. Her skin is not a typical Filipina skin. She's tall and got right curves on her body. She's a very beautiful woman. Napansin siguro ni Jace ang pagtingin ko sa babae, kaya hinela nito ng marahan ang kamay ng dalaga. Napapitlag pa ito at tumingin sa kamay nilang magkahawak. Angel, I want you to meet Hazel. Tikhin ni Jace. Hindi nito binitawan ang kamay ng babae, kaya ang kabilang kamay na lamang nito ang inabot sa akin. Hi, nice to meet you. She speaks shyly, nice to meet you too. Pasensya na kung sa ganitong pagkakataon pa tayo nagkakilala. You are Jay's girlfriend. Sambit ko. Nalaglag ang panga nito. No, I'm not. I'm his brother's fiancee. Hindi nakaligtas sa akin ang paninangkit ng mata ni Jace. May dumaang lungkot sa mukha nito, ngunit pilit pa rin pinapakita na baliwala lamang sa kanya, ang sinabi ng babae. Yeah, tama si Justin. They are complicated at gusto ko mang biruin si Jace, dahil finally nagkagusto rin ito ng totohanan sa isang babae ngunit ang masaklap lamang, ay sa maling pagkakataon. Danica caught the awkward moment. I will plan a party. Tayo-tayo lang guys, we need to celebrate para sa paggaling ni Angel. Actually, double celebration ito. Para rin sa paggaling ni Prince ng tuluyan. Hindi ba kayo magiging busy sa kasal nyo? Duke speaks suddenly. No, everything is in the right place. Matutuloy na rin ang stag party natin. Halakhak ni Sergio at ikinatawa rin ng boys.
kayo lang ba? May bridal shower din kami no. Sagot ni Danica at nakipag-appear sa mga girls. The girls giggle at nagbulungan. Baby, makikiparty ka pa ba? Baka masama sa kalusugan mo. Alanganing salita ni Shark kay Ruby, pinanlakihan ito ng mata ni Ruby. Huwag mang ialam Shark, nagkamot sa batok lamang ang lalaki. Sabi ko nga po, umuso ito ngunit umirap kay Danica na nakangisi. No boys please, wika naman ni Justin. Where's the fun there? Ang cage nyo. Angal ni Danaya, don't you dare princess. Angal ni Franz at malambing na hinugot si Danaya at niyakap. I will let you join them but please behave. No boys, he kissed her lips. Pumalaklak si Danaya na nangunyapit sa leeg ni Franz. Yes sir, si Duke ay umiiling-iling lamang na nakatingin sa kanilang lahat. Where is his girl anyway? I look at Justin na nakakunot noo sa akin. Problem, sweetheart. He calls. No boys, do you hear me? I giggle at medyong umiwis sa kirot pero natatawa pa rin ako at hindi ko napigilan. Possessive, loud and clear, Justin. I smile. Pagkalipas ng dalawang araw ay pinayagan na kami ng doktor na makalabas. Naging mabilis ang aking paggaling at laking pasalamat ko sa may kapal dahil hindi gaanong malubha ang aking naging tama. Nalaman din ng doktor na isa akong nurse kaya more or less ay alam ko kung paano ko gagamutan ang sugat ko. Hindi rin naman ako nahirapan sa biyahe namin mula sa Davao Doctor's Hospital hanggang Santa Cruz. Our friends convinced us to stay in Davao a little bit longer. May condo din naman kasi doon si Justin. Even Jace offered his house na napabilang sa isa sa pinaka-elite na subdivision sa buong syudad. But I chose to refuse. Pakiramdam ko kasi mas makakabuti sa akin ang sariwang hangin ng probinsya at magaan sa pakiramdam ang tanawin dito. I feel peace. I feel safe in this land. I always feel like this is my home from the very start. And always prefer to stay here. Komportable ka ba dito o gusto mo ipalinas ko ang isa pang kwarto sa baba para hindi mo na kailangan umakyat baba ng hagdan? E nalalayan ako ni Justin na makahiga sa kanyang kama. I mean, sa aming kama pala dahil mula nang magkaayos kami ay dito na ako natutulog. Ang mga gamit ko ay nailipat ko na rin dito sa kwarto. Justin naman, sa may balikat ang tama ko. Hindi sa binti o sa paa, nguso ko. He pampers me a lot lately. Nang makasandal ako, ang mga paa ko naman ang inangat nito. Ikaw ang bahala, he says. He sit beside me at humilig ako sa kanyang balikat. Umayos ito ng upo at pinaloob ako sa kanyang mga yakap. I felt him kiss the top of my head. Oh Lord, I miss you sweetheart. Namamaos ang boses nito. Napakagatlabi ako. I miss him too. But you know we can't. I say. I know sweetheart. Makakapaghintay pa naman siguro ako. Bumaba ang tingin nito sa akin and he grinned sheepishly. Isang buwan daw Justin, paalala sa akin ng doktor. Nakita ko ang paglunok nito at ang pagniwi ng kanyang mukha. Isang buwan. Damn, masasakal ko talaga ang Melanie na iyon. He looks frustrated. Sinuklay nito ang kanyang buhok gamit ang kanyang daliri at tahimik na nagmura. Tried my best not to laugh because he'll get pissed even more. Kung may hawak lang siguro ako na camcorder, baka ni-video ko na siya at pag nakita ng mga kaibigan niyang baliw, siya na naman ang uulanan ng tukso. Hey! Hinaplos ko ang kanyang dibdib. Nagbibiro lang ako. I wink at him at inirapan lamang ako. Lalong lumaki ang ngisi ko sa ginawi niya. Worry pa siya, I know tuwang-tuwa yan sa kaloob-looban. I giggle quietly. Salamat sa pag-aalaga mo sa akin Justin. Wala akong maisip na oras na nawala ito sa aking paningin mula ng pagkagising ko. Kahit ang pagpunta ko sa bathroom ay nakabuntot pa ito. Nahihiya na nga ako sa nurse na nag-aasikaso sa akin dahil si Justin ay masahol pa sa anino ko. Pag sinusuway ng nurse ay naiinis naman ito at talagang ipinapakita ang kanyang pagkayamot. Mas lalo siyang naging mahigpit sa lahat. Pakiramdam nito ay lahat ng taong lalapit sa akin na hindi nito kilala ay may masamang balak sa akin. He became more protective and vigilant. Kahit ilang beses kong sasabihin sa kanya na wala nang makakapanakit sa akin, dahil nasa kulungan na si Melanie, ay ayaw pa rin itong mapanatag. He even thought that Melanie might hire people to kill us for her part.
But I think that's absurd. I could still remember the shock on her face when she pulled the trigger. She couldn't believe she shot me. Naniniwala ako sa kanya nung sinabi niyang hindi niya ito sinasadya. That she just wanted to scare us. She was just depressed and desperate for Justin attention. And besides, she was under the power of alcohol. She was drunk that day, pero kahit gusto ko manahilingin kay Justin na palayain na ito, ay hindi pa rin uubra. Nalaman kasi namin na hindi rehistrado ang baril na ginamit nito. May nilabag pa rin ito na batas. When finally healed, dadalawin ko ito sa kulungan para sa aming huling pag-uusap. Angelica, the last time na nagpasalamat ka sa akin ay may hindi magandang nangyari. Ngayon, nagpapasalamat ka na naman. Gusto ko na naman atang kabahan. Ani nito sa akin. Umirap ako sa kanya. No one can separate us, not even death. Right. Medyo pinahilig niya ako para makababa ang mukha niya sa akin. When he lowered his head, I tilt my chin to meet his lips. Mababaw na mga halik ang ipinagkaloob nito sa akin. Magagaan at sobrang tamis. Oh, damn sweetheart, I miss you so bad. He says huskily between our kisses, nag-iinit din ang aking katawan. He always set my body on fire. Nakakabilib na kahit nakakaakit na tingin lang ni Justin ang ginagawa niya sa akin, may kung ano na agad na ang nagre-rigadon sa puso ko. Can I ever get enough of him? I think the answer is no. I can't get enough of him, instead I'm asking for more. Nang ibinuka ko ang aking bibig ay ipinasok nito ang kanyang dila. He then captured my tongue and sucked it lovingly. Naging mapusok ang aming halikan. Our tongue knot, and when finally get the chance to capture his naughty tongue, I suck it too, but harder. He gasped. Gumapang ang kamay nito paibaba sa aking katawan. Magaan na hinaplos nito ang aking pagkababae. I moan his name, Justin. I want more than touching, sweetheart, my sweet Angelica. Dahan-dahan niya akong pinahiga sa kama at pagkatapos ay lumuhad ito sa harap ko. Can we give it a try? He asked hopefully. I bit my lip. I don't know. Maybe. I'll be gentle. I promise. He whispers huskily. His hand moved to my body and he stroked it seductively, and the current flows to my veins and I whimper. He is about to pull my underwear down, nang biglang may kumatok sa pinto. He cursed. Ako ay natatawa lamang sa kanya although sumasakit ang aking puson dahil sa pagkabitin. It's been days since we last made love. Ano yun? He asked frustratingly. Eh sir, may naghahanap po kay Angel, sagot ni Duday sa labas ng pinto. Justin frowned as he gets up to his feet. Lumapit ito sa pinto at binuksan yon. Sino daw? May naghahanap sa akin. Sino naman kaya yon? Hindi ko po kilala sir. Babae po eh, nakayukong sagot ulit ni Duday. Babae, nanliit ang mata ko at napatitig kay Justin. I gritted my teeth as my stare never leave his. Sweetheart, don't give me that look. I'm sure she's not my woman, kung sino man yon. Depensa ulit nito at namulsa sa kanyang shorts. He is giving me his horrifying look. Buntis po sir, singit ni Duday. Buntis, halos sabay na namutawi sa bibig namin ni Justin ang salitang iyon, nakabuntis ka Justin. Mas lalong nanggalaiti ako sa galit. Dahan-dahang bumaba ako sa kama at agad namang nakaalalay si Justin sa akin pero tinulak ko siya. Sweetheart naman, wala akong binuntis na babae, okay. Nagtaas ito ng dalawang kamay sa ere, pagkatapos ay nagkamot ito sa batok. Umuso pa ito sa akin. Shut up, pag ito Justin panibagong problema na naman, hindi ko na alam ang gagawin ko sayo. Sumasakit agad ang dibdib ko. Kung nakabuntis si Justin, wala na talagang pag-asa para sa aming dalawa. He needs to be with that woman. For the baby's sake, my God, I thought tapos na ang lahat pero mukhang mag-uumpisa pa lang pala. Why can't I have my own happily ever after with the man love, just like in the fairy tale books? Sabagay, we are in the real world. And reality sucks big time. Bakit ako ang hinahanap Duday, e mukhang si Justin ang kailangan nung babae. Pagtataray ko when finally managed to get up. Hindi ko alam, galit na eh. Pinapakalma ng senyora, babae nyo na lang.
Naglakad ako palabas ng kwarto habang ang kamay ko ay nakatapat sa aking sugat. Kumikirot pa rin talaga pero dumoble ang kirot ngayon dahil pati dibdib ko ay sumasakit. Sweetheart, Justin whispers behind me, don't talk to me Justin until we clear this new mess again. Matigas na sagot ko. Jesus, Angelica wala nga akong binuntis. There was never any woman in my life but you. Hindi ko na nga magawang lumingon pa sa iba mula nang dumating ka dito, ang mambuntis pa kaya. I stopped from walking at tinignan siya. Malay ko sayo, baka noong mga panahon na buwisit ka sa akin, o yung mga panahong galit na galit ka sa akin, o di kaya ay nung umuwi kang nakainom at lasing, ay hindi mo na malayang may naikama ka pala. I yelled at him, kinihingal ako sa pagsasalita, nakakaasar isipin na may nakasiping siyang iba habang andito na ako sa pamamahay niya. I curse him, he sighed, kumakbang ito palapit sa akin at kahit pumiglas ako, ay nagawa niya akong ikulong sa kanyang mga bisig. Mahal na mahal kita, I swear with all my heart, there was no other woman who came into my life after you. Angelica, mula nang dumating ka, ginulo mo na ang puso't isipan ko. I am head over heels in love with you. Buong pagkatao ko, buong buhay ko, ikaw lamang ang minahal ko ng ganito. You are my first and you will be my last, punong-puno ng pagmamahal na sambit nito sa akin. Ang mga mata nito ay namumungay, at nasasalamin doon ang katotohanan ng kanyang mga sinabi. Tumango ako, mahal din kita, ikaw lang Justin. Nabasag ang boses ko, yes, siguro magagalit ako sa maaaring malaman ko, but it won't change the fact that I am in love with him. And I will forever be in love with this man beside me. Come, let's meet this woman. We'll see kung ano talaga ang pakay nito. Inakbayan niya ako at sabay kaming humakbang papuntang hagdanan. Kabado ako habang bumababa kami. Hindi ko maaari kung bakit tinatambol ang puso ko. Namamawis ang aking palad at panay lamang ang pisil ni Justin doon. Tiningala ko siya at sinalubong niya ako ng halik sa labi. Pagkarating namin sa living room ay ang senyora agad ang nakita namin. Ang mukha nito ay puno ng pag-aalala, Angel, bungad nito. Sino po ang dumating? I asked. Someone cleared her throat. Sabay-sabay kaming lumingon doon at agad na nalaglag ang aking panga sa nakita. Of course, I know this woman. Ate, I explained. Nakakrus ang kanyang mga kamay sa kanyang dibdib. Naka-white maternal dress ito na lagpas tuhod at sa sugat ko nakatitig ang mga mata nito. Dahil naka-sleeveless shirt ako, kaya naklaro nito ang naka-gauge kong sugat. Humakbang ako palapit sa kanya but her eyes are full of anger. What is wrong in here? Ate, bakit ka andito? Hindi ka dapat bumiyahe. Wika ko pagkalapit ko kaagad. Pero imbes na lumapit din ito sa akin, ay humakbang ito patungo sa direksyon ni Justin. Nagimbal ako ng lamapat ang malutong na sampal nito sa kaliwang pisngi ng lalaki. How dare you hurt my little sister? She shouted. Ate, dinuro nito si Justin. Ikaw lalaki ka, wala kang alam sa pinagdaanan ng kapatid ko mula nang umalis yan dito ilang buwan na ang nakakaraan. Walang gabi na hindi kanyan iniyakan, naghirap siya, nagdusa siya sa pag-iwan sayo, pero bumalik siya dito para alagaan ka, suyuan ka, mahalin ka ulit. Pero ito ang igaganti mo sa kanya. Pinahamak mo ang buhay niya, muntik na siyang mamatay ng dahil sayo, gago ka. Kinampas nito ang dibdib ni Justin. Ate, awat na, kinela ko ang isa niyang kamay. Walang kasalanan si Justin, kagustuhan kong mangyari yon. Hindi ko alam na umiiyak na pala ako. Hindi makapaniwalang nakatingin lamang siya sa akin. Sinuklay ni ate ang kanyang buhok gamit ang kanyang daliri at hapong-hapo na umupo sa sofa. Angel, handa kang ibuwis ang buhay mo para sa kanya. Ako ba bunso, naisip mo nung ginawa mo yon? Paano ako? Ayaw mo bang mabuhay para sa akin? Sa tingin mo makakaya ko pag nawala ka? You're the only sister that I have. Hindi mo alam kung gaano ako natakot nang malaman ko ang balita. Dios ko Angelica, kinimitay ako nang mabasa ko yon. Garalgal ang boses nito at sumanghap. Ate, lumuhad ako sa paanan niya at niyakap ko ang kanyang bilugang tiyan. Mahal ko siya, mahal na mahal ko siya. Kumagulol ako doon. Ilang sandali na tumahimik ang paligid at walang nagsalita. Tanging mga hikbi lang namin ni ate ang maririnig sa buong kabahayan.
Maya-maya ay naramdaman ko ang paghaplos nito sa aking ulo. "Angel, pinag-alala mo si ate," she says. "I'm sorry, nawala sa isip kong tawagan ka. Hindi ko akalain na makakarating sa iyo ang balita." Tinungaw ko si ate na wala ng bakas na galit ang mukha nito. "Hindi ko naman kasi akalain na magiging headline niyon sa buong lalawigan ng Davao. Nakalimutan kong hindi nga pala basta-bastang tao lamang si Justin." Tumikim si Justin. "Kanina pa pala yun doon at hindi man lang kumibo. At kahit na sample at nasapak siya ni ate ay nakayuko lamang ito kanina. Could speak with you for a second, Ate Selena," he speaks. Hindi nakaligtas sa pandinig ko ang pagtawag nito na ate kay Ate Selena. Tumango si ate at tumayo. E nalalayan ko ito at mukhang nahihirapan na sa laki ng tiyan. Parang gusto ko tuloy magalit sa doktor nito. Kung bakit binigyan ito ng permisong makasakay sa airplane, "Where's Joe, by the way?" Wala nga pala si Joe sa paligid. Nag-check-in kami sa bayan. Ako lamang ang sumugod dito at pinaiwan ko siya. "I'll ask the driver to fetch him. Please stay in our house. We have enough space here, and Angelica would be glad if you stay here with us." Mabining sambit ng ginang na kanina pa nananahimik. "Please, ate. Pag-iisipan ko po, I'll decide later after I heard what your son wanted from me." Magiliw namang sagot ni ate sa ginang. "Bumaling si ate kay Justin, siguraduhin mo lang na magugustuhan ko ang sasabihin mo sa akin, Mr. Montejo, dahil magkamatayan na, kukunin ko si Angelica mula sa'yo at hinding-hindi mo na siya ulit makikita pa." Justin clenched his jaw. "Try me." Napapikit ako. "Not again. Oh Lord, don't make me choose."